Merong quarterly meeting na regular quarterly meeting sa Board of Governors sa Catholic Faith Defender National. So by Zoom na lang po. Hindi po tayo magka-meeting na face to face, o ang regular meeting ay isagawa kung sino ang mag-host, yung sino ang chapter na mag-host, doon po kami mag-meeting. Last na may meeting doon sa may Cagayan de Oro, si Brad, Honorable City Councilor sa Liokon po ang nag-host sa natural meeting. Pero sa ngayong panahon na meron tayong pandemic, so sa by Zoom na lang ang isinagawa na quarterly meeting sa Catholic Faith Defender National. So, nadesisyonan po kahapon na by 2021 na po ang ating national convention. So, sa ngayon, ngayong taon, wala po tayong sagawa na national convention dahil sa naturang panahon, naturang kinatakutan sa buong mundo yung nakilala nating coronavirus, COVID-19. So, tension sa mga kapatid natin sa iba't ibang mga local chapter. By 2021 na po ang ating regular na national convention. So, na-desisyonan kahapon sa na isinagawa na regular National Board of Governors meeting. So, maraming salamat po sa ating mga kapatid na kasamahan sa National Board of Governors sandali lang po, mayroong tekso. So, ating sagutin muna natin yung katanungan. Ating babasahin muna. God PM Brota, padayon ni patuloy kaming nagsunod, padayon kaming nagsunod sa tulungan ng Dailab sa pagtuo. Ask lang ni kung totoo ba, tinuod ba ang ginaklim sa Born Again na luwas na sila kahit walang mabuting guide, bisan kung nagulay maayong buhat. So ato na yung tubagon po. Why nga po na ni Brad Dudong Kim, no? AM Brota, gibirahan mangka ni Idi Bro, Idi Salas, pagkadihan siguro ni. Gibirahan ka ni Idi Salas, diri sa DXP. Yes, pagkadihan, sige lang. Okay rana, kay natural man. Happy evening and magandang hapon po. Mayang hapon, bro. Tatarosan from Risti Valios Carolina from Southern Liti. So may hapon bro Risti. Wag yun ko nakareply diyan ni Hiyang Duna sa Igikuan. Gumikas ka visit ang matalagam ana. Naginoon ko ka reply. Kaya kanyang atong cellphone misag naka online pero wala na ito ni Gibilin ra. Na palaging na po yan sa Juan Tagalog, ha? Sa bahay kay para mag-run ang ating YouTube channel. So yung cellphone natin nga dinundala yung may SIM, pero itong naka-live natin wala po tong SIM. Palagi nating iniwan sa bahay, ha? Iniwan lang natin sa bahay. So di natin ma-monitor kung sino po ang nag pero siguro natanggap na ni Brad Wendell ang pinadala mo, Brad Risti. Risti yung mga official magazine ng ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo, ang kanilang official magazine na nakilala na Pasugo magazine. So I'm sure na tanggap na ni Brother Wendell. So ating munang sagutin ang katanungan. Then ating paksa ngayon, ating talakayan ngayong hapon ang mga aligasyon ng ating mga kapatid na mga SDA patungkol sa Papa C. Lalong-lalo na nga sa ngayon, ang ating ebanghelyo o gospel
At tinatawag ng ating Panginoong Hesus si San Pedro na Satanas. Ha? So, para sa kanila, yung Santo Papa niyong San Pedro, tinatawag ng ating Panginoong Satanas. And I am her, the book of, official book of Israel, the Great Controversy. So, halos lahat ang content nito umaatake sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko, lalo-lalo na sa papasi. So, ating sasagutin. Last Sunday, ang ating Ebanghelyo, ang pagtatag ng ating Panginoon sa kanyang simbahan, kanyang iglesia, yun ang hirang ni sa ating Panginoong Hesus bilang unang Santo Papa, si San Pedro, sa naturang Ebanghelyo last Sunday. Happy being po sa ating ensan, dandiyan sa Rokita, kang ensan day, may hapon day, Anabel Rosal Pocot Oga. Kuya, may hapon ni mo day, ha? Kang Bro Leo Entrance, ha? Mayong hapon, Brad. Kang Juven Rebuyans, hello po, brother Tata Rosal, God bless. Joven ng Valenzuela, Metro Manila. So maraming salamat po. Kumusta po kayo, Brad Joven Rebuyas dyan sa may Valenzuela, Manila. So, sino pa ang Anabel po ko to? So, Rorquita, kumusta po yung lahat diha? Ating mga igagaw na to ni diha sa Rorquita. Kumusta nilang Day Alice? Ating kang Kuan, kang nalikalimutan ko tuloy yung mga kapatid mo at saka asawa mo. Nalimutan na. Piwing Resti. Okay, salamat po. So, ang tanong, ilan po bang Diyos? Yun ang tanong sa ating mga kapatid na mga palaging taga-subaybay, ha? Sa lahat ng taga-subaybay sa iba't ibang daigdig, iba't ibang bayo ng daigdig, ha? Iba't ibang mga kapatid natin sa iba't ibang sikta, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, oh, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, ha? Yung mga kapatid natin, mga OFW. Yun ang tanong, brada, matod pa sa ministro pilang pakuno ka Diyos ang gipailan ni Kristo kay sa San Juan 17, tersbogtong usa ka matuon ng Diyos, raman ang amahan. Totoo naman yun, Pagilimpahan Pilipinas, agoy ka ang uyuan ni EYD. Okay, mayroon, ito po ang, hindi po natin kilala yung mga account ng ating mga kapatid sa FB niya dami, no? Yung mga hindi po nila totoo naman yun ang ating bawasahin muna yung mababasa San Juan 3:17. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw ang kaisa-isang tunay na Diyos. Diyan lang sila, hindi nila tapusin pagbasa yung mayroon pang karugtong, ha? Sa totoo lang po, mga kapatid, totoo naman yung hindi naman po nagturo ang Simbahang Katoliko ng tatlo ang Diyos. Sa kanila lang pag-unawa yung three person in one God, diba? Three person in one God. Ama, anak, at ng Espiritu Santo. So, mayroong tatlong persona at isa lang ang Diyos. Pero sa kanila, kung bibilangin nila, Ama. At yun naman yung sinasagot sa nandyan na sa ating channel sa if sa YouTube ang mga sagot natin sa naturang tanong. May
patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ha? Pag ang ating gagamitin is multiplication, yung mababasa natin sa Genesis 1:6, go to the world and multiply. So, speaking of Bible, ang ginagamit dyan is multiplication, yung tinapay na limang tinapay na ni-multiply ng ating Panginoon Jesus na nakakain ang 5,000 na katao, diba? Mayroon pang natira na 12 bakong, bukag sa Bisaya. So, multiplication, diba? So, pag bilang po tayo sa Holy Trinity, pag patungkol sa pagka-Diyos, ang ating gamitin ay multiplication. So, Diyos Ama times Diyos Anak times Diyos Espiritu Santo equals 1 lang yun, di ba? Pero pag ang bilangin natin yung persona, so gamitin natin ang addition. Persona ng Ama plus persona ng Anak at persona ng Espiritu Santo equals 3. Pagka-Diyos, ang ating gamitin is multiplication. Pero, kung tingnan natin mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon nito sa talata 17:3, hindi nila tapusin pagmasa yung karugtong. Mayroong karugtong nga at babasahin ulit. At ito ang buhay na walang hanggang ang makilala kanila. Ikaw na ikaisa-isang tunay na Diyos at si Hesukristong sinugo mo. Hindi na nila babasahin ang at si Hesukristong sinugo mo. So, kabilang ang ating Panginoong Hesus na tinutukoy na isang Diyos. Di ba? So, ang sabi ng ating Panginoon sa talata 10:30, at 10:30 ha, kung ating tingnan sa 1:30, naalala ko lang po ang meron pong naganap na public debate doon sa may LGBT, ito sa Dakbayan Sosamis, ang ating katunggari. Isang diakono ng Iglesia ni Cristo. Ang tanong niya, ilan po bang Diyos ang pinatunayan dyan sa Biblia? Isa lang eh. Ang Diyos Ama, Diyos ba? Tunay na Diyos. Ang Diyos Ama, tunay ba na Diyos? Tunay na Diyos. Ang Anak, tunay na ba Diyos? Tunay na Diyos. So ilan namang Diyos ng pinaniniwalaan ng mga Katoliko? Ang Ama, tunay na Diyos. Ang Anak, tunay na Diyos. Ilan namang isa lang. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan 10:30? Ayon sa nakasulat, ako at Ama ay iisa. O, sabi ni Kristo, ako at Ama ay iisa. Kung para sa inyo dalawa, problema na yun. Problema mo na yun. Diba? So, isa lang ang Diyos. Pero tatlong persona. So, yun ang ating sagot, kapatid, na yung hindi naman natin nakilala yung sino po yung nagtanong. More on clarification po to, base sa narinig niyang pangangaral ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo, na bakit po tayo nagtuturo na tatlong Diyos. Wala pong Katolikong nagtuturo, walang isang paring Katoliko, obispo, kardinal, lalo-lalo natin masan po papa, kahit na ang mga apostol, hindi nagtuturo nga isa, tatlo ang Diyos, iisa lang ang Diyos, pero mayroong tatlong persona. So, mali yung pag-intindi nila o pag-unawa nila na sa ating doktrina patungkol sa Holy Trinity. So, yun ang ating sagot sa katanungan. Maliban dyan mga kapatid, maraming sitnas dyan sa Biblia na mababasa natin na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos.
Wala pong isang sitas diyan sa Biblia, kahit isang sitas, kahit anong salin. Yung mga kapatid natin ng Iglesia ni Kristo, kompleto po sila ng iba't ibang salin ng Biblia, di ba? Oh, pero kahit isang salin ng Biblia, wala po tayong mababasa. Entire New Testament na ang ating Panginoon Jesus ay isa lamang tao, hindi Diyos. Kaya pag meron kayong mababasa, mga kapatid natin, mga ministro, right? Hmm? Ngayon din, ha? Tumiwalayan ko ang aking pagkakatoliko at iyayakap ako, anib ako bilang Iglesia ni Kristo na tinatag ni Felix Manalo. Pero ang para sa kanila, swerte yun, para sa kanila, pero malas din. Kaya bakit wala po tayo mababasa kahit isang sitas dyan sa Biblia? Entire New Testament. Hmm? Hindi naman yung Isaiah 9:45, 9:46, 5, diba? Oseas, wala pa na. Ipinanakang ating Panginoong Jesus. So, speaking of Jesus Christ, dito lang po tayo sa bagong tipan, diba? Magpapatunay. So, yon ang ating sagot. So, dito tayo sa ating talakayan patungkol sa papasi. Bakit po na ang unang Santo Papa ni San Pedro ay tinuturing nating unang Santo Papa San Pedro na tinatawag ng ating Panginoong Satanas ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo 16:23. Diba? Sa last Sunday, ang ating Ebanghelyo o bilang mga Katoliko, bilang Universal Church, yung pagtatag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia na ang itinalaga niya ang si San Pedro. Di ba? Binigyan niya ang si San Pedro ng kapangyarihan. Kung ating babasahin, ha? Sa 16:18-19. At sinasabi ko sa inyo, ikaw si Pedro at itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito at hindi makapananaig sa kanya ang pintuan ng impyerno. Kahit ang pintuan ng impyerno hindi makapananaig sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi, yung authority, hindi yung susi ng karne norte, susi ng ano pang klaseng susi, ang susi na tinutukoy nito, yung kapangyarihan. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itatali mo sa lupa ay yung natalian na sa langit. At ang iyong pawawalan sa lupa ay yung pinawalan na sa langit. Yun, pagtatag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, ito po ang paghirang niya ni San Pedro bilang unang Santo Papa, first Pope sa kaniyang iglesia, kaniyang simbahan. So, may isang SBN nag-post na sa FB na yung Santo Papa sa simbahan Katoliko tinatawag ni Kristo nga Satanas. So, nag-reply po ako sa kanya, comment po ako sa kanya. So, therefore, naniniwala po kayo na ang si San Pedro ang una naming Santo Papa. Kaya wala po tayong mababasa sa ibang Santo Papa na tinatawag na Satanas maliban lang kang San Pedro sa Mateo 16:23. Di ba? So, hindi na siya nagsagot eh. Wala na siyang sagot. No comment na siya sa ating katanungan. Sangayon ba kayo? So, sangayon, malinaw naman lang, sangayon po kayo nga si San Pedro ang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Si San Pedro yung tinutukoy mong tinatawag na Satanas. Di ba? So, wala na, na-comment na ang ating mga kapatid sa kaniyang
post sa FB. Kung si San Pedro sa ngayon, sa ating panglingin ngayon, na tinatawag na Satanas, hindi po nila naunawaan kung ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Si San Pedro, kung ating babasahin ang talata 22, subalit tumutol si Pedro at sinaway siya, huwag nawang itulot ang ng Diyos, sabi ni Pedro. Kasi po San Pedro is bilang tao lang po, meron po siyang mga kanilang tinatawag sapagkat tayo ay tao lamang, meron po siyang mga na po yung sa Tagalog mga kapatid, yung kabalata pa kapatid. Hindi po niya para sa kanya, natatakot po siya sa palaging binabanggit ng ating Panginoon na papatayin siya. Para sa kanila, huwag yun na itutulot. Ha? Oh, so, Panginoon, hindi maaring mangyari iyan sa inyo. Kinagalitan ni Jesus si Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas, isa kang bitag sa aking, ang iniisip mo'y kaisipan ng tao at hindi sa Diyos. So, hindi yon ang malinaw-malinaw na ang ibig sabihin ng ating Panginoon na tinatawag San Pedro na Satanas, yung nasa isip ni San Pedro bilang tao, di ba? Yung nasa isip niya, yung mga natakot siya sa mga pangyayari na harapin ang ating Panginoon. Diba? So, kung tingnan natin mga kapatid, kung si San Pedro ay para sa ating Panginoon Satanas, bakit po siya po ang binigyan ng susi, ng kapangyarihan? Kung si San Pedro po ay bilang itinatawag na ating Panginoon na Satanas, bakit po sa muling nabuhay ang ating Panginoon, bakit po si San Pedro ang binigyan niya, ang inirang niya na kung ating babasahin ang sa panahon na ang ating Panginoon ay muling nabuhay, di ba, nagpakita siya maraming bisis siya nagpakita sa kanyang mga alagad. Oh, bakit po yung 12 alagad, 11 alagad, bakit po si San Pedro po ang kanyang inirang na taga, itong ating babasahin ang San Juan 15-17, ating babasahin mga kapatid. Pero bago natin tingnan yung aklat ng SD, yung ang title is The Great Controversy. Kung tingnan natin mga kapatid sa San Juan 21, tatlong bisis tinanong ng ating Panginoon Jesus si San Pedro. Sa 14, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad mula nang magbangon siya mula sa mga patay. 15, pagkatapos nilang kumain, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simong anak ni Mang Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Pakanin mo ang aking maliliit na tupa, wika sa kanya ni Jesus. Bakit po sinasabi ng ating Panginoon maliliit na tupa? So, ang simbahan na tinatag ng ating Panginoon, maliliit lang. Inlan lang po. Sa pagbangon ng ating Panginoon mula sa mga patay o pagmuling nabuhay ng ating Panginoon, mayroon lang pong 120 ang tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Yung mababasa natin sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16,
The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 1,000 years ago. About 120 persons were gathered there. So, 120 lang ang tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Diba? So, maliliit lang. Sa panahon yun, maliliit pa ang simbahan na tinatag ng ating Panginoon. So, yun ang sabi ng ating Panginoon, pakanin mo ang aking maliliit na tupa, wika sa kanya ni Jesus. Okay. Si San Pedro ang hinirang ng ating Panginoon na siya po ang magpapakain sa kanyang mga tupa. Kung tingnan natin ang Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pasture with all your heart and then feed my sheep with knowledge and doctrine. So yun ang mababasa natin sa Jeremiah chapter 3 verse 15. So tatlong bisis yun tinanong ng ating Panginoon Jesus si San Pedro. Muli siyang nagtanong, tinanong ni Jesus, Simong anak ni Mangwan, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, sagot ni Pedro, alam ninyong mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa, sabi sa kanya ni Jesus. Kung si San Pedro, para sa ating Panginoon Satanas, bakit po siya po ang hinirang na tagapag-alaga ng kanyang tupa? Diba? So, tingnan natin, yun lang ang ano po ba ang tuligsa o ang mga aligasyon ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventist Church, yung mga pirated na mga Sabbath keeper na natatag ni Ellen G. Goldwide sa US noong 1863. Yung, ang tunay na mga Sabbath keeper, yung taga-Israel. Pero yung made in US na Sabbath keeper, mga pirated na lang yun, mga kapatid. Ayon sa aklat ng SDA, official nilang aklat na The Great Controversy. Kung ating babasahin ang pahina 18, pahina, kung tingnan natin ang pahina 18, ito po ang mababasa. The church was led to seek the favor and support of the great men on earth. And having this rejected Christ, inaabandona ng ating Panginoon, sabi ng kanilang aklat, ni-reject. She was induced to yield allegiance to the representative of Satan, the Bishop of Rome. Ayon sa naturang libro, the Bishop of Rome is the representative of Satan. Yun ang pangangaral ni Ellen Goldwhite sa mga kasamahan niya ng, sa SDA. Itinuturo ni Ellen Goldwhite na ang Bishop of Rome, yung Santo Papa natin mga Katoliko, ang naghirang si Satanas, representative of Satan, the Bishop of Rome. Ang tanong mga kapatid, saan po ba sa ano po bang libro ng Simbahang Katoliko, official aklat ng Simbahang Katoliko, o katekisim, ano po ba ang klaseng libro nga nagtuturo ng aral na ang obispo ng Roma ay representante ni Satanas? Yun ang mababasa natin eh. The representative of Satan, the Bishop of Rome. Ang ating mga kapatid ng mga SDA, para sa kanila is Bible alone sila eh. Ang mababasa lang po sa Biblia ang kanilang paniniliwalaan. Ang hindi mababasa sa Biblia ay hindi nila paniniliwalaan. Yun ang
mga paniniwala ng ating mga kapatid bilang mga kapatid natin sa iba't ibang mga sikta, para sa kanila ang paniniwala nila ang Biblia lang po. Di ba? Pero saan po ba mababasa sa Biblia, kahit anong sita sa Biblia, kahit anong salin ng Biblia, na ang Bishop of Rome is representative of Satan? Kung tingnan natin ang panghirang ni San Pedro ng ating Panginoon sa Matthew 16:18, sa mga kapatid, na binigyan ng kapangyarihan si San Pedro ng ating Panginoon bilang taga... Kung tingnan natin, mga kapatid, na sa yung isang standard reference Encyclopedia volume 13 page 6491, ganito ang mababasa: Pope is the name of the Bishop of Rome and the father or spiritual ruler of the Roman Catholic Church. This great organization regards him as its visible head. Christ being the invisible head, Catholics believe that the office of Pope was founded on the words of Christ, Matthew 16:18. So, itong The World Book Encyclopedia, mga kapatid, isang standard na reference. Hindi yun may tuturing natin na sectarian book, ha? Mababasa ng itong libro, itong referensya, nandiyan sa kabilang din sa mga tinatawag natin national bookstore, national library, di ba? International encyclopedia. Ito, mga kapatid, so hindi yun, hindi po to libro ng Simbahang Katoliko. Pero nagtuturo na ang Simbahang Katoliko, ang Pope is the Bishop of Rome, ayon sa nakasulat, was founded on the words of Christ na mababasa natin sa Matthew 16:18. Yon ang ating mababasa. Kung tingnan pa natin, mga kapatid, sa pahina 19 sa naturang libro, naturang aklat ng Wesley and the Great Controversy, mayroon pang karugtong ayon sa nakasulat sa pahina 19, God has never given a hint in His Word that He was appointed any man to be the head of the church. Kung ating babasahin, kung ating tingnan, mga kapatid, ang Diyos, wala po tayong mapabasa pa sa God has never given a hint of His Word. So wala po tayong, ang Diyos hindi naghirang nang nag-appoint kahit sinong tao na mag to be the head of the church, na siya po ang ano po ang nandiyan na sa aking isip, hindi po natin ma yung kung natin mapasahin, sa Tagalog lang po nakalimutan ko yung wala pong salita ang Diyos, ha? Wala po tayong isang kahit isang salita ang Diyos na nag-appoint siya ng kaninong tao na mag nandiyan na sa isip ko hindi lang na manungkulan sa kanyang simbahan. Di ba? So, mayroon pagkaruntong. The doctrine of papal supremacy is directly opposed
to the teachings of the scriptures. The Pope can have no power over Christ's church except by usurpation. So, kung tingnan natin mga kapatid, confirm sa naturang libro na wala po tayong mababasa kahit isang salita ng Diyos na ang Diyos ay nag-appoint ng kaninong kahit sinong tao na manungkala yung ano po yung meron pong isang Tagalog eh na sa nakalimutan pa lang eh sa kanyang simbahan ha bilang tagapamahala yun pala tagapamahala ng kanyang simbahan. The doctrine ayon sa nakasulat ang doktrina ng papal supremacy mga kapatid directly opposed the teaching of the Holy Scripture. Yun ang tinuturo ng sa isang libro ni S.D. na ang author ay si Ellen G. White. Wala po yung teaching natin, doktrina natin na papal supremacy directly opposed to the teaching of the Holy Scripture. Meaning, paniniwala nila na ang ating doktrina sa papal supremacy, wala po yun, hindi po yun mababasa sa Holy Scripture kung sa Biblia. Kung tinang natin mga kapatid, kung para ni Ellen G. White, walang isang salita ng Diyos diyan sa Biblia na mayroon siyang tao na hinirang parang bilang taga pamahala ng kanyang simbahan. Para ni Ellen G. White, directly opposed, ha? Sa ito pa, ano po yun sa Tagalog yung opposed? Kapatid, no? Atin na lang, yung common na lang natin naintihan dahil nga, contradict yun sa mababasa sa Biblia. Na, kung paniniwala ay paniniwala ni Ellen G. White sa kanyang mga membro na wala po tayong mapabasa diyan sa Biblia kahit anong isang salita ng Diyos na nag-appoint siya kahit isang tao, kaninong tao, any man, ha, na tagapamahala ng kanyang simbahan, ng kanyang iglesia, the doctrine of papal supremacy, directly opposed the teaching of the Holy Scripture, ano po ba ang mapama, yung mapabasa natin sa Matthew 16:18? Hindi po nila nababasa yun? Na si San Pedro face to face na hinirang ng ating Panginoon na tagapamahala sa kanyang iglesia, binigyan pa ng kapangyarihan, hindi lang kapangyarihan sa sanglibutan, pati na kapangyarihan na doon sa langit. Di ba? Yung mababasa natin sa pagmuling na buhay ng ating Panginoon sa San Juan 21:15-17, na hinirang din si San Pedro, tinanong ikatlong beses ng ating Panginoon, na taga-alaga sa kanyang tupa. Siya po ang hinirang ng ating Panginoon na magpapakain sa kanyang tupa. Siguro hindi nila nababasa yung sitas na yon o kahit nababasa nila pero hindi lang nila ipinabasa, ipangangaral sa kaniyang sa kanilang mga kasamaan, sa kanilang mga kaniyang mga membro, di ba? So, malaking kasinungalingan itong libro mga kapatid, ha? Ang libro ni Aklat Ellen G. White na nagtuturo, nangangaral na kahit isang salita ng Diyos, wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Diyos ay naghirang ng ikaninong tao na tagapagmala, tagapamahala sa kanyang isimbahan, iglesia, hindi yun po totoo. Ha? Sumasalungat na yun sa mababasa natin sa Matthew 16:18-19, San Juan 21:15-17. Kung ating babasahin.
Maliban dyan mga kapatid, atin naman yung tinalakay, yung ginagamit nito, itong libro, ginagamit natin sa panahon na mayroon kaming friendly discussion o formal debate sa kanilang evangelist, kanilang local na debater dito sa Osamis na nakilala na si Brad Perkit Lobranes, isang evangelist. Ginagamit nito natin to sa ating pagpapatunay na si Ellen Goulart ay isang peaking propeta. Atin yung ginagamit. Bakit po? Ano po ba ang ugali ng peaking propeta? Ay mga ngaral ng mga kasinungalingan. Yung sabi ni Ellen Goulart sa kanyang aklat na ang papal supremacy directly opposed the teaching of the Holy Scripture, malaking kasinungalingan yun mga kapatid. Kay may mabasa po tayo sa Biblia na ang ating Panginoon Jesus sinirang niya sa San Pedro na tagapamahala sa kanyang iglesia, Matthew 16:18-19. Si San Pedro po ang itinalaga niya bilang taga-alaga ng kanyang tupa, Matthew San Juan 21:15-17. Kung ating babasahin. So malaking kasinungalingan nitong libro. So kayo na lang po ang mag-unawa mga kapatid. Maliban dyan mga kapatid, mayroong pagkarugtong sa naturang libro, naturang aklat. In order for Satan to maintain, mayroon na lang po tayong 7 minutes na natitira. Ang magpapatuloy sila pong Brad Arnil, nandito na po si Brad Boy Buyax, mas mayor. In order for Satan to maintain his sway over men and establish the authority of papal and super, he must keep them in ignorance of the scripture. Tingnan niyo mga kapatid, ang malaking kasinungalingan itong aklat, nakasulat sa aklat. Sabi ni Ellen G. White, ang nagsugo, si Satanas po ang nagsugo na palaging ang mga tao palaging kung tingnan natin, in short, nga ang nag-establish sa authority, sa papal authority, si Satanas. Yun ang ipaniniwala sa aklat na ito. So, kung tingnan natin, sino po ba yung mga peaking, mga pabulaang, mga propeta, ang nagtuturo ng mga kasinungalingan. Si Ellen Goulart na hinirang ng mga SDA. Para sa kanila, hindi si Ellen Goulart ang kanilang ang nagtatag ng Seventh Adventist noong 1863 sa Amerika, USA. Kaya para sa kanila, si Ellen Goulart isang babaeng propeta. Propeta para sa kanila. Pero totoo naman. Kung tingnan natin ang Biblia, dalawa po ang klaseng propeta . Ang mayroong propeta na hinirang ng Diyos. Ang propeta na hinirang ng Diyos ay magtuturo ng katotohanan. Magtuturo ng kabanalan. Di ba? Magtuturo ng mga panampalataya na galing ng ating Panginoon. Pero ang propeta na isang bulaang propeta, isang peaking propeta, ang tinuturo niya ay halos lahat mga kasinungalingan. Na-prove po natin mga kapatid sa naturang libro, aklat ni Ellen Goulart, na ipaniniwala niya sa kanyang mga membro na ang nagtatag ng papal supremacy si Satanas. Pero kung tingnan natin ang Biblia mga kapatid, Matthew 16:18, walang iba ang nagtatag sa supremacy ang ating Panginoong Hesus. Kung tingnan natin ang isang encyclopedia volume 13 na atin ang binabasa kanina, na ang pero kung tingnan natin yung Papa mga kapatid, Papa
ano po ba ang Papa sa Italia? PAPED po, Peter Apostoli, sa kung mga kapatid sa Latin, Petri Apostoli Potisase Acceptance, Peter Apostol Accepting Power, yun ang definition ng Papa. So may ang dami pang mga aligasyon dito mga kapatid, may nagkarugtong pa sa naturong pahina 19 na ang Papa isang juglo, ha? Kaya siya po ang nag-iba ng mga kautosan ng Diyos, ha? Yun ang karugtong kung tingnan pa natin, pero mayroon na lang po tayong 4 na minuto natira bago tayo magtapos ating palatuntunan. Papatuloy po sila kung Brother Darnell at mga kasamahan. Good PM Rata, grabe gid ay kabakako ng SDE na takdan sa ilang founder. Noon, anak maginang grabe gid ng mga SDE mo mugna o libro bro, sila ra ang manubag sa Ginoo. O sige lang, anay mga reaksyon. Pag yun, booking na pong SD sa ilahang libro. So, kung tingnan natin, grabe ha, di ba? Ipatuo, ha? Ipaniniwala ni Ellen Goldwhite na ang Bishop of Rome, representative ni Satanas, representative of Satan, di ba? So, malaking kasinungalingan. So, sa katapusan, sino po ba ang mga bulaang propeta? Sino yung nagtuturo ng mga kasinungalingan? Sila po ang sila po ba ang tinutukoy sa sulat ni San Pedro? Kung tingnan natin sa epistola ni San Pedro bago tayo magtapos mga kapatid. So, totoo na yun ng sila po ang tinutukoy sa sulat ni San Pedro sa 1 Peter chapter 3 verses 2 hanggang 3, di ba? Kung ating babasahin, basahin ba bago tayo mag-extro mga kapatid, hindi lang po tayo mag-extro kay si ilang brother na po ang magpapatuloy. Kung makikita nila ang inyong mahinhin at magalang na pamumuhay, huwag kayong magpaganda sa bayan mga kapatid sa ikalawang Pedro pala. Ikalawang Pedro, ating babasahin. Dapat ninyong malaman una sa lahat na sa huling panahon ay darating ang mga manlilibak na nagpapasakop sa masasama nilang hangad. Sasabihin nila, akala ka nami babalik daw si Jesus, nasaan na siya ngayon? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit patuloy pa rin ang lahat ng gaya ng dati mula sa lalangin ang mundo. Sadya nilang lilimot na noong pasimulay nila lang. Ba mga kapatid yan? Kung ating babasahin, ha? So, nito. So, malinaw mga kapatid na mayroong tinutukoy na si San Pedro nga bulaang propeta na mo biglang mo biglang lalabas mga kapatid. Wala po tayong panahon sa pagpatuloy. Atin mo nang i-turn over ni Brother Darnell Dinis Patadilla. Halos maraming salamat. Wala na po tayong oras pagpatuloy mga kapatid. Maraming salamat po. Magandang hapon.